you are now convinced na there is necessity to conduct Senate inquiry? Well, if only for the vigilante killings, I think tama yon. May necessity to look into, kasi tatanungin natin, has it become a policy now to allow or just turn a blind eye doon sa vigilante killings? Kasi gusto natin makita ano ba yung ginagawa ng police, kasi 600 murder cases in a month, no? Dahil tinanong ko rin yung kausap ko kahapon, ito ba kailan nagsimula? Sabi niya, sir, July lang ito. So kung 600 cases in a month, no, 600 divided by 30, napakalaki talaga yung bilang na average per day. And there's really cause for alarm, considering na wala tayong narinig na solution or leads man lang na ina-announce yung police. Well, we do not know. Baka naman meron silang investigation, meron silang leads na na-establish na at pinapollow up. I hope so, because kung wala talagang resolution in sight o walang crime solution doon sa mga murders, let's call it murder, plain and simple, kasi nga killed by masked men, riding in tandem, pinapasok sa bahay, at hindi naman police operation, so ano bang tawag mo doon? No, there's no other description kung hindi murder yung ginagawa. And 600 murders a month, kung wala man lang maski isa na nasosolve, pwede natin tanongin yung PNP, ito na ba yung policy ngayon na bayaan lang natin na maski sino na lang pwedeng pumatay at maski sino na lang pwedeng mamatay? Second, na record check ba natin, naimbisigan ba natin na yung talagang napapatay talagang mga involved sa drugs? Baka naman meron dito, kung nag-iimbisiga sila, baka naman mga iba, mga personal grudge na sinasabitan na ng cardboard na pusir ako, wag tularan.